Ang kauna-unahang aparato na ginamit ng ating mga ninuno noon para malaman ang oras ay sa pamamagitan ng isang sundial, bago pa ito nagkaroon ng mga mekanikal na orasan. At sa panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas, nakapagpatayo rin sila ng ganitong aparato. Sa bayan ring ito, dumaong ang naging foundress o nagtatag ng St. Augustine School. Halika at puntahan natin ang bayan ng Tagudin dito sa Ilocos Sur. Ang lugar na ito ay naging saksi sa mga mahalagang pangyayari sa ating bansa. Isa na dito ang pagdaong ng mga misyonaryong galing Belgium sa pangunguna ni Mother Marie Louise de Meester kasama sina Mother Marie Charles, Mother Marie Vincent at Mother Marie Adeltrude noong June 21, 1910 dito sa barangay ng Farola na dating Barangay San Roque sa bayan ng Tagudin. Makikita rin sa Barangay Farola ang isang solar-powered lighthouse na hanggang sa ngayon ay nakakatulong sa ating mga mandaragat. Nagsimula naman sa basement ng abandonadong convent sa bayan ng Tagudin ang St. Augustine School noong July 4, 1910. Dito rin sa bayan na ito, nagsimula ang pundasyon ng ICM, Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Saksi naman ang lugar na ito sa naging sakripisyo ng mga Filipino-American soldiers during the liberation of the Philippines in World War II. Dito kasi sa bayan ng Tagudin, inilipat ang base hospital noong May 27, 1945 para mas mailapit ito sa mga nasa frontline na may battle casualties at medical cases. Kalapit naman ng Old Town Hall ng Tagudin ay ang St. Augustine Church. Sa pasad pa lang ng simbahan ay kitang-kita na ang baroque style nito. Tinapos ni Father Juan Sorolla ang pagpapagawa ng simbahan noong 1832, na ayon naman sa mga dokumento na nailahad noong 1829 ay nagpapakita na unang ipinatayo ni Father Gutierrez na sinundang ipinagawa ni Father Francisco Fernandez noong 1816. Ilang metro naman mula sa simbahan ay makikita ang belfry nito. Dito rin sa bayan ng Tagudin, matatagpuan ang dalawang sundial, isang uri ng aparato na nakapagsasabi ng oras. Sa tamang posisyon at sa pamamagitan ng liwanag ng araw, ang anino ng numon na tatama sa mga nakaukit na numero sa sundial ang magsasabi kung anong oras na ito. Ang unang sundial ay ipinatayo ni Father Juan Sorolla sa likod ng St. Augustine Church noong 1841 at ang pangalawa naman ay sa harap ng town hall ng bayan. Ayon naman sa aming nabasang artikulo, may discrepancy raw ang nailagay na taon na pagkakagawa ng pangalawang sundial dahil ang nakalagay sa sundial ay 1848 na dapat daw ay 1845. Dahil sa taong ito ay umalis na ng Tagudin si Father Juan Sorolla. Ano man ang katotohanan sa likod nito, ang mahalaga ay meron tayong kasaysayan dito sa bayan ng Tagudin na dapat pangalagaan. Sa dami ng dumaan na panahon, nananatili itong matatag at hanggang ngayon ay nakakapagbigay pa rin ng accurate na oras. Ito rin ang pinakamatandang sundial dito sa Pilipinas. Ang bayan ng Tagudin ay nasa katimugang bahagi ng Ilocos Sur. Nasa 323 kilometers naman ito hilaga ng Metro Manila o 4 to 5 hours na land travel. Dito rin makikita ang Amburayan River at ang tulay na kumokonekta sa lalawigan ng La Union at Ilocos Sur na mayroong habang 535 meters. Kaya sa bawat ikot ng orasan, kasaysayan ay huwag nating kalimutan. Dito pwede tayong kumuha ng kaalaman. Kaya ating pahalagahan ang nasimulan ng ating mga sinaunang kababayan.